iisi ng Pilipinas. Ganito sana ang sakop ng iisi ng China. Pero gate ng China, abot ang teritoryo nila dito. Nasa loob daw ng siyam na magkakahiwalay na patlang na hugis dila o ang 9-dash line. As time passed, no, parang hindi siya naging problema dahil hindi naman siya inaasayot ng China. Pero nung mula nung mga 2009, ayan na, parang nagbago ng posisyon ng China. Bigla na lang sinasabi niya sa kanya lahat nung nasa loob nitong 9-dash line. Kaya kung titingnan ang sinasabing easy ng China, aabot ito hanggang Pilipinas. There is no right over border. All rights over borders are incidents only over rights over territory. So when you speak of territorial waters, when you speak of exclusive economic zone, that is only projected from the baselines of the territory. Kinwestiyon din ng Pilipinas ang pagtigil ng China sa mga Pilipinong mangisda sa Scarborough at sa ibang isla at bahura nito na sakop ng EEZ. Sinira rin daw ng China ang kalikasan nang gawin nitong mga ganap na isla ang mga bahura lamang noon tulad ng Mischief Reef, Fiery Cross Reef at Subi Reef. Barumbado rin daw kung lumayag ang mga barko ng China at muntik nang mabangga ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ang mga reklamo nito dininig ng limang hurado mula sa Permanent Court of Arbitration sa The Netherlands. Nasaan ang China nung tatlong taong dinidinig ang kaso? Absent. Ayon sa China, walang karapatan ng International Arbitral Tribunal na dinggin ang reklamo ng Pilipinas. At kung anuman ang maraming desisyon nito, di raw nila ito kikilalanin at mas lalong di nila susundin. Bukas, nakatakbang ilabas ng tribunal ang kanilang desisyon na natawaging award. Kaya buong mundo nakatutok dahil ang isang David matapang na kinalaban ang isang gulayan gamit ang batas. Tapos ipitrimon ko naman. Sa Pilipinas, yung magiging desisyon ng arbitral tribunal dun sa arbitration case na final natin, no? Laban sa China. Lee Alves, nakatutok, 24 oras. Mapapusok isang low pressure area ang nabuodan sa Lasapega. Namatay ito ng pag-asa 1,190 kilometers niya sa pero hindi naman po ito magiging bagyo ayon dyan sa Metra Wingman. Kaya hindi nito mapapalakas ang habagat na ngayon ay mas mahina na kumpara nito mga nakalipas na araw. Sa ngayon, sa western sideboard na lang ng Northern Luzon, mataas ang alon kaya delikado pa rin pong pumalawit ang mga maliliit na sakyang pandagat. Bukas naman ang umaga, asahan pa rin ang ulan dyan sa may mga probinsya ng Zambales at Bataan at dyan sa may ilang bahagi ng Southern Luzon. Uulan din sa may Cordillera at Ilocos Region at iba pang bahagi ng Central at Southern Luzon pagdating naman ang hapon. At din sa Metro Manila, may chance pa rin ang ulan sa mga susunod na araw. Pero mga kapuso, pababayan at sa susunod na mga araw ay thunderstorm na po, lalo sa hapon, ang maranasan. May ulan naman sa may western at central Visayas sa umaga at pagdating sa hapon, makakaranas na rin ang ulan ng eastern section pero mas malalakas din sa may western at Negros Island. Sa Mindanao, uulanin din ang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Songsan dyan sa umaga at malaking bahagi na ng Mindanao ang makakaranas sa ulan pagdating sa hapon at umisan malalakas dyan sa may Zamboanga Peninsula at northern Mindanao. Makita lang ako na tumayunin ko. Sa Agosto na, posibleng magsimula ang La Nina pero hindi pa ito mararamdaman dito sa ating bansa. At hindi ito inaasahan na magiging sanilakas ng La Nina noong 2010-2011 kung kailan nadalasa ang bagyong sendong dyan sa Mindanao. Pero dapat po, I am ready pa rin dahil may La Nina man o wala, eh nariyan pa rin ang posibilidad ng malaras sa bagyo. Katulad na lamang ng pag-agupit ng Super Bagyong Yolanda noong 2013. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Napalit na yung na-aksidente sa Laga City ang nanay ni Vice President Lenny Robredo ay sa driver ni Ginang Sally Herona, binagdaling sa jeep ang kanilang kotse kanilang umaga. Bigla raw sumulpot ang jeep sa kanilang linya. Hindi naman daw malakas ang impact at hindi naman nagtapo ng sugat ang 82 taong gulang na Ginang. Manghina lang daw siya at nabigla sa bilis ng pangyayari. Nakausap na rin daw niya ang vice-presidente. Ako nang hirapan. Ang naman ang driver ng jeep na hindi niya agad nakita ang kotse. Sumabot ako. Sakay ng jeep noon, ang 11 inmate at jail guard na pabalik na ng kuluan galing sa hearing.
gumamit ng Duterte Place para makaiwan sa batas trapiko, inalmahan ng Malacañang. Ang maliwanag mundo ng Encampadya, lalapit namin sa inyo rito sa 24 oras at si Maine. Makakatsikahan na natin ang live, siya pa ang mag-aatid ng Chika Minit mamaya. Tutukan natin niya dito sa 24 oras. Hey,
dark skin energizes hackers.